Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Pagkatapos nitong mabalitaan ni Giselle na mayroong masamang nangyari sa kanyang pamangkin na itong si Lynette, at nang malaman nito ni Giselle na itong si Zoe ang may kagagawan kung bakit umano ito hinimatay ang kanyang pamangkin na itong si Annalyn sa kadahilanan na agad naman itong nagigiliitin ng galit itong si Giselle sa katotohanan na kanyang nalalaman at hindi ito makapaniwala na magawa umano ito ng isang pamangkin na itong si Zoe na saktan umano nito ni Zoe ang kanyang kapatid na itong si Annalyn. Sa kadahilanan na agad naman din itong hinanap ni Giselle itong si Zoe, at dito nang malaman nito ni Giselle na kasama pala itong si Zoe, si Annalyn, si an alumni sa kadahilanan na agad naman din itong nakapagdesisyon itong si Giselle na kailangan umano nitong puntahan upang patikimin umano itong si Zoe sa kanyang mga ginagawa sa kanyang pamangkin na nagawa pa umano nitong saktan ni Zoe sa oras umano ng kanilang grand alumni. At dito agad itong nagtungo itong si Giselle kung saan hiniheld ang kanilang grand alumni, at nang makita nito ni Giselle itong si Zoe ay hindi naman ito nagdadalawang isip itong si Giselle na lapitan itong si Zoe, at nang magkaharap na itong dalawa ay hindi ito nakapagpigil itong si Giselle sa kadahilanan na agad naman itong sinumbatan ni Giselle itong si Zoe at sinabihan kung bakit umano nito sinadyang saktan ni Zoe itong si Annalyn. At dito agad naman din itong sinagot ni Zoe itong si Giselle na hindi umano nito sinasadya ni Zoe ang mga nangyayari umano kay Annalyn dahil naglalaro lamang umano sila, ngunit ikinagalit nito ni Giselle tapos nitong magsumbong ang tao na kanyang inuutusan na magbabantay sa mag-ina na itong si Annalyn at itong si Lynette, at ang sabihin ng tao na kitang-kita umano nito sa kanyang dalawang mga mata na sinasadya umano nito ni Zoe na tamaan ng bula ang kanyang kapatid itong si Annalyn sa kadahilanan na hindi ito nakapagpigil itong si Giselle, at agad nitong sinabihan ni Giselle ang kanyang pamangkin na itong si Zoe na isa umano itong sinungaling kahit marami umano na kagakita sa kanya ay hindi pa rin umano ito inaamin ni Zoe, at katulad umano ito sa kanyang mami na isa umanong sinungaling. At dito agad naman din itong ikinagalit ni Zoe, at agad naman itong pinagsabihan ni Zoe itong kanyang tita Giselle na huwag umano nito isali ang kanyang mami dahil labas umano ito at hindi umano kasama ang kanyang mami sa kadahilanan na ikinagalit nito ni Zoe kay Giselle. At dito ikinagalit din ito ni Giselle pagkatapos nitong sagut-sagutin ni Zoe itong si Giselle sa kadahilanan na hindi ito nakapagpigil si Giselle sa kanyang sarili, at agad nitong kinaladkad ni Giselle itong si Zoe at sinabihan itong huling-huli na umano ito sa akto itong si Zoe ay hindi pa rin umano ito aamin dahil isa umano itong sinungaling. Yan ay ating aabangan sa susunod pa na pangyayari sa kaganapang ito ng Abot Kamay na Pangarap. Huwag mong kalimutang isubscribe at i-hit ang notification bell ng aking channel.